Hello guys, our topic for today ay isang very informative na topic at I'm sure magbe-benefit lahat ng manonood nito, lalong-lalo na yung mga bumibili ng mga second-hand cues. So, magbibigay po tayo ng konting kaalaman at inputs para makatulong dun sa lalo na yung mga nag-uumpisa palang bumili ng taco. Medyo gustong bumili ng branded na mga taco na affordable. Kasi po ang mga taco, parang kotse yan. Mahal pag nasa kasa. Pero once na lumabas na sa kasa yan, yung mga kotse, depreciated na yung value na yan, like almost 20%. So kahit ibenta mo yan, kahit ibenta mo second hand, kahit kabibili mo lang last week or after one month, depreciated na yung value na yan. Second hand na rin yan, maitutok rin. So mababa na rin ang presyo niyan. So ganun din sa taco, kahit kabibili mo pa lang sa local store at yan ay binenta mo after a month, kahit sabihin mo na hindi pa yan masyadong gamit o test it lang, sigurado depreciated na yung value at mababa na rin ang presyo niyan. Yun nga lang, syempre dapat mapanuri tayo sa mga binibili natin. Kaya ito po yung mga isi-share ko sa inyo, mga tips, do's and don'ts sa pagbili ng second hand na mga taco. So rule number one, kilalanin mo muna yung seller. So mag-background check ka sa seller. Check mo yung kanyang credibility, check mo yung kanyang page, check mo kung meron siyang channel at yung whereabout niya. At siguro yung mga reviews. Kasi minsan, hindi lang minsan, madalas po ngayon marami na rin scammer. So marami na rin na medyo bad. Yung iba, nagpadala na ng pabayad, tapos wala pa yung item. Yung iba naman, may defect. Iba yung nasa picture, iba yung papadala. At yung iba naman, fake. So, maging mapanuri po. Tingnan nyo yung reviews, tingnan nyo yung mga buy and sell sites o platform. Baka may nasasabi na dun sa seller na sinasabi nyo. Kung minsan, iba, nagpapadala. Kilala nyo po ba to? Mga guys, kilala nyo po ba si ganito? So, kung minsan, yung seller nyo, yung bibilan nyo ng taco, baka andun laman ng reklamo. Background check muna guys before bumili ng taco. That's rule number one. Know your seller. Rule number two, huwag maging impulsive buyer. So, dahil lang ang nagandahan ka dun sa bat, ang kintab-kintab sa picture o dun sa video, tapos ang ganda ng yung mga inlays, yan. So, ang ganda ng leather skin wrapped, lizard wrapped, inaingganyo ka na. So, sumilip ka pa rin ng ibang item, baka merong kang mas magustuhan kaysa doon. Kasi kung minsan, nabili mo na, tapos pagtingin mo doon sa buy and sell or doon sa site, marami pong mas maganda. So, collect and collect, then you select. Okay? Kasi yung iba, sasabihin, mint condition. So, ano po ba ibig sabihin ng mint condition? So, mint condition in a way na para siyang mga nasa 85 to 90%. So, slightly used daw yung taco. So, that's a universal term na ginagamit ng mga buy and seller. Mint condition. Na syempre, ikaw naman, uy, mint condition. So, parang maingganyo ka agad na ito na. So, sobrang atat kang bumili at gumamit ng branded na taco, bagong taco. Atat na atat kang bilhin agad yung nakita mong taco. So, collect muna. Then, ilista nyo. Then, pag may nagustuhan na kayo, consider nyo yung budget, yung location, and everything. Pag maraming puntos yung napili yung taco, edi yun yung punin nyo. Okay? Kasi maraming kinukonsider dyan. Yung condition, kumisan, mas maganda. Kaya nga po ako pag binagbebenta ako ng second hand, ay see to it, ay test. Tinetest it ko muna. Tapos, kung may konting dent, pinapa-refurbish ko muna para hindi naman nakakaya dun sa bibili na po. Tapos pinapapalitan ko yung tip kung medyo manipis na. Then ay nagiging honest ako kung talagang may issue yung taco o wala. Under number 2 is yung location. Una, yung huwag maging impulsive buyer. Number 2, consider nyo yung location. Okay. So, bakit ko consider yung location as factor in choosing yung second-hand na taco? So, kasi po, ilast nyo na yung malayo. Kung talagang wala kayong makita malapit, ilast nyo na yung malayo. Kasi pwede namang may shipping eh. Pag malapit kasi, pwede kayo mag-meet up somewhere neutral like sa mall or sa isang fast food chain or in the park.
Ang kagandahan kasi ng personal, ng face-to-face, eh, makikita mo yung present condition talaga ng tao. Magkaiba kasi yung nasa picture at iba din yung personal. Kung minsan, na-enhance na Adobe Photoshop o natitingkaran yung hue o yung color temp ng ano para medyo mas maganda yung kulay ng tako o ng bat. Unlike yung pag-personal na talaga, doon makikita talaga yung itsura talaga ng tako at kondisyon. And at the same time, kung hindi mo magustuhan o meron kang nakita na wala doon sa picture or warp siya, pwede mo siyang tawaran o pwede kang humindi kasi hindi yun yung in-expect mong itsura ng tako. Unlike yung kumalayo, yung location ng pagbibilan mo, pag na-disappoint ka at mali yung apprehension mo doon sa nakita mo, hindi mo na pwedeng isolve yun, syempre. Kasi it was shipped in good condition. At syempre, nag-okay ka na doon sa presyo na napagkasundoan nyo upon seeing the video and the picture. So, priority pa rin yung mas malapit. At kung may malapit na bilyaran, diretso test it mo na. Matetest it mo na siya. At kung malayo naman at wala na talaga kayong choice, gustong-gusto nyo yung tako, una-una, doon sa shipping, pag-usapan nyo kung sino mag-shoulder ng shipping. So, mga Visayas to Mindanao, roughly, kung Russian, mga nasa 500 pesos. Tapos, pwede nyo sabihin sa seller na ilagay sa isang, kung walang hard case, isang matibay na tube or something yung tako. Kasi, hindi natin masabi kung minsan, nangyari na po sa akin yun, nag-shift ako ng isang tako. Na nag-complacent ako kasi sabi, iingatan. So, double, triple, bubble wrap pa yung nangyari. Dumating sa buyer na nawasak yung isang splice shot na Predator. So, bumuka siya. So, nag-refund pa po ako. So, yun pa yung isang pag-uusapan nyo. Kung in case of shipping defect, na disgrasya sa shipping, sino ang mag-shoulder, pwede ba i-refund, etc. and so on. So, yan, pag-uusapan nyo pag malayo. Isang disadvantage yan pag malayo ang seller. Number 3, karugtong-tong sinabi ko na huwag maging impulsive. So, madaming, kuminsan yung mga seller, syempre, it's marketing gimmick din nila yan. Free tisa, free hard case, free cloth, merong free scupper. Huwag po tayo masisilaw doon kasi kuminsan, pag maraming freebies, doon kayo medyo magtaka. Ano, baka paling yung tako, or may hairline, or whatever. Yung kasi pang come-on para bilhin mo na agad. Okay, kasi yung mga freebie na yan, mura lang naman yan, tisa, yung tela, hard case, mura lang naman yan, or soft case, o ano mga kasama, mura lang po yan. So, still double check the item before buying it. Kasi mahirap magsisi. Kating-katika ng gamitin, tapos biglang magugulat ka, ganun lang pala yung patama, may defect. So, nakakadismaya. It's very frustrating kasi kaya mura mo binili yung tako o mahal, pinag-ipunan mo yon. So, maganda kung mapapakinabangan mo siya at magagamit mo talaga sa laro ng in-expect mo. So, lastly, hinuli ko to kasi ito yung pinaka-importante pag bumibili ng second-hand na tako. Yung shaft. So, i-check nyo maigi yung shaft, okay? Maganda kung maganda rin yung bat. Pero ang pinaka-core ng performance mo ay nasa shaft. Wala masyado sa bat. So, sa shaft, lalo na kung splice shaft na yung mga Predator, yung mga 10 maliliit na kahoy yan na pinagdikit-dikit, yan ang tawag dyan ay splice. Look closely or close-up nyo. Kung sa video or sa picture, pa-close-up nyo. Okay? Kung para makita nyo kung may hairline. Yung hairline kasi yung parang biyak. Lalo na kung may katandaan na yung splice na tako, lumalabas na yung mga sakit niyan. Kung minsan, pinapasukan na ng moisture yung splice shaft. So, pag-check nyo kung mayroong hairline. Although nagagawa naman yan, kaso syempre, pag sobrang buka, lalo na kung bandang base, kahit nagawa na yan, nalalagyan nila yung glue. Sa shop, i-check nyo yung ferrule. Bakit? Kasi pag hindi na original yung ferrule, may sabihin na palitan na siya. Possible nagka-problema siya before or bumuka. I'm talking about the splices, no? Kaya iba na yung ferrule niya. Or nabungi, or pinasargo. Yan. So, very important din na original pa rin yung
ferrule niya. Bawas na rin po kasi yung power niyan. Okay, so yung absorb niya, impact niya sa bola, iba na yung tama niya. Okay, so check closely kung may hairline ng mga splice shaft na bibili nyo. Okay, dun sa one piece naman, sakit ng mga bilyarista minsan pag sumasablay o natatalo sa game, frustration, ay pupukpok yung shaft sa accidentally napupukpok yung shaft doon sa mesa, so nagkakadent. So ang ginagawa, hinahagod maigi para mawala, hinahabol yung dent para mawala yung dent. But the consequence ng paghagod, syempre ninibis yung shaft. For example, yung vantage mo is 12.9. So nagka-dent siya, hinabol mo, nabawasan, naging 12.8, 12.75. So may bawas na siya. So meron kasi mga meticulous buyers na gusto nila yung original diameter pa rin ng shaft. Okay, so check nyo rin po yun. Kung okay sa inyo 12.75 na hagod na vantage, no problem if you're used to it. Kasi ang 12.75 yung mga 314 na yan. So pag one piece, check nyo kung may mga dent. And at the same time, both splice and one piece, tingnan nyo kung roll straight. Okay, ano yung ibig sabihin? So, gumamit kayo ng roller, ito, pocket lath sa English, to pocket lath roller, para ma-check nyo kung tuwid yung shaft. Okay? Ngayon, after checking kung tuwid yung shaft, pasalpak nyo yung butt tsaka yung shaft, tapos iparoll nyo rin. So, makikita nyo kung may defect yung, kung warp siya o hindi siya naka-align. Yung alignment kasi madali lang gawan ng paraan yun eh. Madaling gawan yung paraan yun. Sa gitna lang na may i-adjust yun. Pero kung may warp yung baluktot yung shaft, medyo magdalawang isip kayo kasi medyo mahirap-hirap na ituwid kasi yun eh. Ngayon, kung wala kayong pocket lath or wala kayong roller, so iiwan ko yung link sa baba. I-check nyo, meron akong video doon on ways, mga pamamaraan paano malaman kung tuwid yung tako mo or baluktot. So, meron tatlong ways para malaman yon without using the rollers. Siyempre, gagastos ka na lang din, siguraduhin mo maayos yung tako mo kasi parang excited ka, tapos pag tumbok mo, i-roll mo doon sa pinagulong mo sa mesa, tapos gumigayong iba, nakakadismaya. Tagal mo pinag-ipunan yung pambili. Para doon sa bat naman, huwag tayong masyadong mabighani doon sa, o matuwa doon sa mga inlays or doon sa kulay o iba dinadaan sa magandang leather wrap or sa lizard skin wrap, pero madaming dents. So tingnan nyo rin yung base, minsan wasak, mayroong mga konyat yung base, nabungi yung base kasi pag sumasablay, isang bad habit ng bilyarista, yung pag sumasablay, pinupukpuk sa semento pag ganun yung bat. So, hindi may iwasan, minsan natama sa bato or sa semento, so napipingas yung pinaka-ilalim niya. So, isa ding pag-check dun sa bat kung kalidad yung kahoy na ginamit sa bat is yung tanggalin mo yung rubber sa ilalim, tapos silipin mo yung kahoy. So doon makikita mo kung quality yung kahoy na ginamit o mahinang klase. So yung mga predator yan, mga mess na yan, pag tinignan mo yung loob yan, by merely looking, makikita mo yung high dents ng mga wood na ginamit niya, so talagang quality. Hindi ko lang alam yung iba, so check nyo rin po. So bakit ko po nasabi na i-check nyo mabuti sa picture or sa video, pakita nyo na kung roll straight yan o walang defect. Kasi pag nag-meet kayo kasi almost close na yung deal pag mag-meet kayo, tapos may nakita, hindi naging honest na meron palang ganito, hindi sinabi, you're both wasting your time. Ano po, abala po yun. Kaya checkin nyo muna kung talagang gusto nyo yung tako at nagsasabi ng totoo yung seller. Ano po, para maiwasan yung abala. And syempre kung talagang short sa budget, and that's the last factor, biggest factor that we would consider in filtering
yung pagpili nyo ng second hand na tako, syempre, kakategorize mo from 50,000 to 40 to 30 tapos to 15,000. Pero kung talagang pang 8,000 tayo, marami pa rin naman pong mga kalidad na magagandang branded na tiga 8,000 up to 7,000. And surprisingly, meron tayong mga second hand na mga nasa 6,000 na nagamit ko na rin po. So please check my videos kung ano mga tako po yun. So we have there the MIT, andyan yung Perry, andyan yung Nimrod. So meron din tayo dyan mga Bautistas. Yan, magaganda rin po quality yan. BenQ. Ang dami nyo yung choices. So yun nga lang, pag mga second hand kasi, sabi ko nga, paglabas yan sa store, so depreciated din yung value niya. E, lalo na yung mga 10 years na nagamit, 20 years na nagamit. So, aesthetic guys is secondary than performance. So, di bali na hindi masyado makintab or hindi maganda yung itsura ng wrap kasi madaling palitan yung wrap, yung handle. Madami nabibili dyan. Ang pinakamahalaga is aligned, naka-align yung joint. Doon yung joint ng shot tsaka butt. So wala kang masasalat dyan. Hindi tabingi. Roll straight. Tapos walang warp yung shot mo. Yung dent kasi madali nang gawan ng paraan yun eh. Basta solid ang patama, yan po yung kukonsider nyo. So di bali nang di maganda yung itsura ng butt. Kasi pwede nyong ipa-refurbish yan, palitan ng wrap para maging pogi ulit. Tapos pabugahan nyo, pa-refurbish nyo. So, gaganda uli yan. Ang mahalaga ay maganda yung performance kung napili nyo at walang defect. And last piece of advice, yung mga seller, nagma-markup yan. So, tumawad kayo. So, wag po kayong mahiyang tumawad. Hindi yung porque sinabing 20,000. So, pwede kayo mag-markup like mga 18 or 18.5. Yan. So, I hope nakatulong po yung video na ito para dun sa mga gustong bumili ng mga second-hand cues. So, guys, walang problema sa second-hand cues. Meron lang mga bagay na dapat yung alamin para hindi tayo padismaya sa ating mga bibiling items. So marami din dyan ng mga seller na talagang legit at good condition yung mga binibenta nila. So just remember, background check yung seller. Huwag maging impulsive. Huwag yung pag nakita nyo maganda, yun na yun. So collect, then you select. Consider nyo yung location. Priority nyo malapit muna para at least pwede kayong mag face to face. Makita nyo yung item talaga ang malapitan. And then huwag kayong mabulag sa freebies, guys. You focus on the item, on the shaft, not the freebies. Okay, kasi pwedeng pang-amon yung freebies. And then, check yung mabuti yung shaft kasi yun talagang buhay ng tako, yung shaft. Specifically, yung ferrule, kung may dent siya, kung may hairline, kung tuwid ba. Ayan, and lastly, yung butt. Checking yung butt. So that's it, guys. Please don't forget to subscribe then. Please comment down below and share, like. So thank you for watching and see you sa next topic.